Parang nakakabata po pag kumakain kayo nito. At so ayan, itatry natin ngayon ito na gawing tsaano. Parang damo-damo lang at kung saan-saan tumutubo. Pero napaka-powerful po nung kanyang mga benefits. Hello everyone! This is Sir Mr. Now of Mini Dino Park and Echo Garden and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, meron akong gustong i-featured na halaman eh. Kasi lately sa ating channel, gusto kong ipakita rin yung medicinal properties ng ibang halaman. Kasi meron pong mga halaman talaga na nakakatulong sa atin na panggamot. Alam nyo po ba yun? Kasi sa hirap ng buhay ngayon, meron tayong mga kababayan na talaga na mga kahit pambili ng gamot eh wala ano, baka sakaling maging remedy ito sa inyo o kaya first aid ano, gusto kong sabihin yung mga benefits kaya sana don't get me wrong ha kung halimbawa nga i-featured natin tong mga halaman na to kasi nasa inyo naman yan kung gusto nyo pong gamitin o sundin yung mga sinasabi natin. Pero gusto ko lang kayong bigyan ng options. So ayan, nung bata pa ako, lagi kong naririnig itong halaman na to. Tinatawag tong pansit-pansitan. And even dun sa aming herbary sa school, pinagdadala kami nito. Kasi ito parang damo-damo lang at kung saan-saan tumutubo. Pero napaka-powerful po nung kanyang mga benefits. At talagang yung mga nagagamot niyang sakit, grabe, ang dami. Kaya pag-usapan natin tong ating halaman na ito, itong Peperomia pellucida o mas kilala sa tawag na pansit-pansitan. Ayan. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP? Tutok lang po. And we're back. At ngayon nandito tayo sa may bukid. Naghahanap ako dito ng mga damo-damo na pansit-pansitan. Pero wala ako masyadong makita. So, hanap pa tayo siguro. Pero usually nakikita lang to sa mga tabi-tabi eh. Pero ngayon wala ako makita. Punta pa tayo dun. At hanap tayo dun sa ating garden. Baka mamaya nandun lang sa mga pasu-pasu natin. Ano? Tara, tingnan natin. So, ayan ako. Inikot ko kanina yung ating garden. Ang dami pala sa mga pasu-pasulan pala at sa mga ilalim ng mga halaman ko makikita natin ano yung ating pansit-pansitan na hinahanap. Lumalayo pa ako dun sa bukid pero dito pala ang dami na. Sabi ko sa inyo kung saan-saan lang po yan tumutubo ano at kung saan-saan lang po makikita. Pag-usapan na po natin. Yan po yung itsura niya no. Ito po tinatawag po siyang Peperomia. Nagulat ako dahil hindi ko alam na lahi pala siya ng Peperomia. At yung ibang Peperomia nating nakikita, yung talagang pinandidisplay natin sa ating mga bahay, ano? Ito po, Peperomia pellucida. Minsan po ito'y tinatawag na little heart o minsan tinatawag din na rat ear. Minsan po, ang tawag din sa kanya, pepper elder. Yan po yung mga tawag sa kanya, no? Pero dito po sa atin, ang tawag yan, pansit-pansitan. Depende po sa lugar, ano? Sa inyo po ba, ano po yung tawag? And kung kayo, meron po kayong ibang tawag dito, comment nyo na lang po, ano? Kung ano yung tawag sa inyo dyan. So, pag-usapan natin yung mga reason and benefits nito, no? Kasi meron akong mga dahilan kung bakit dapat tayo mag-alaga nitong damo na ito. Actually, hindi pinapansin pero sa akin, I think dapat pag nalaman natin yung benefits ng isang halaman, mas i-treasure natin. Ano? Unang-una na reason, napaka-common at inexpensive. Dahil dun sa mga benefits na bibigay ko sa inyo kanina, masasabi nyo na talagang siya ay super duper mura. Or hindi na kailangan bilhin pa dahil kung saan-saan niya lang tutubo ito, no? Kaya sabi ko sa inyo, yan po, madaling hanapin. Kaya kung halimbawang first aid, pwedeng-pwede nyo talagang ma-access, no? Kanina sabi ko, nahihirapan ako maghanap pero hindi ko namalayan na dito lang pala sa mga halaman ko, merong mga ganito na tumutubo. Pangalawa, hindi lang po yan, ano? Sabi ko sa inyo nga, dahil ito ay first aid,
pwedeng pwede po siya sa iba't ibang sakit. Unang-una po dyan yung lagnat, ano, dahil alam naman natin, itong lagnat ay isang simptomas ng iba't ibang sakit. Pero kaya pong labanan itong pansit-pansitan yung lagnat. Dahil ito pong mga pansit-pansitan ay mayroong flavonoid, yan, steroid, alkaloid, tenin at saponin. Na parang mahiyahan tulad po siya sa aspirin or analgesic, no? Pwede rin po itong gamitin, no, as anti-inflammatory. Sa ubot sipon nga po, pwedeng-pwede rin po ito sa sakit po ng tiyan, sa diarrhea, yan po. Antibacterial din po siya. Kaya pwede po siya sa mga paso, yan, sa sugat, pwede po yan. Yung methanol extract nga po, yung po yung nagiging niya sanhi para siya ay maging anti-inflammatory. Pwede rin po ito sa mga mehika, ano. So, di ba napaka-powerful nung halamang ito? Ayan, tingnan pa natin dito. Meron pa ditong napakadami. Halos isang yan, timba. Actually, ito po ay pinaglagyan ko nung aking mga colocasia. Kaya lang, medyo hindi maganda yung nangyari sa colocasia natin dito. Pero, ito naman po yung mga pumalit. And, buti hindi ko pa natatanggal yung mga tumubo sa kanya na pansit-pansitan. At marami palang benefits ito, no? O, sa pangatlo natin, ito po ay pwedeng source ng pagkain. Yes po, ginagamit po ito sa mga iba't ibang dishes. Pwede po siyang igulay. Pwede rin pong gawing salad. Kasi nga po, ito po ay pwedeng flavoring agent din, ano? Marami pong mga menu na ginagawa at talaga na imbento. Naalala ko nga before, nakatikim na ako ng ganito. Kapitbahay namin nagluluto, sinasahog siya sa sardinas. Yes po, ginagawang gulay, tapos sinasahog na mga iba't ibang lutuin, no? Kaya po maganda. Yung iba naman po, sinasabawan ito. At yan, nagiging source po siya ng pagkain natin. Kung halimbawa, wala po tayong pambili, ito po. Talagang gugulayin lang, gigisahin lang, pwedeng-pwede na itong kainin. Talagang masustansya kapag halimbawa pong ginamit natin as pagkain. Ang mga pansit-pansitan po ay nakakatulong rin sa beauty and wellness, ano. Ito pong halaman na to ay antioxidant. Kaya parang nakakabata po pag kumakain kayo nito. At the same time po, dahil nga po ito ginagamit sa mga sugat, yan, pwedeng-pwede po yan, you know? Talagang yung ating kutis na iniingat-ingatan, pwedeng-pwede po itong pansit-pansitan. Actually po, yung iba, ginagamit to na anti-acne. Yes po, sa mga tagiyawat. Pwedeng-pwede po yan, tsaka sa skin diseases, no? Dahil nga po dun sa kanyang angkin na antibacterial na properties. Kaya ito pong mga pansit-pansitan, yung mga dahon niya po, pwede po yung hiwain ng maliliit at katasin, yun po pwedeng gamitin, ano? Na panlaban sa mga pimples at mga skin disorder. Even nga po sa mga alipunga, yan, sa mga sakit sa balat na nakukuha natin sa maruruming bagay, pwede po itong ipanggamot, ano, para po matanggal yan. Kalusugan pagdating po dun sa ating mga balat. Napapanatili tayong maganda and syempre, napapanatili tayong younger looking. Sa panglima naman po nating reason or benefits ay ito po, stress reliever. So, ito pong mga pansit-pansitan, pwede po yung gawing tsaa. Yes po. Gagawin po natin is pwedeng pakuluan po yung mga dahon or pwede po buo siya na pakuluan, ano. Pwede rin pong hiwa-hiwain. Depende po sa inyo kung anong gusto nyo, no. Pero kahit po yung isang buong halaman na yan, hugasan lang pong mabuti yan, tapos pakuluin, pwede na pong gawing tsaa. Yung tsaa po ng pansit-pansitan, nakakatanggal po yan ng stress. Sinasabi po na nagiging kalmado po yung umiinom po nitong tsaa ng pansit-pansitan. Ito rin po ay anti-convulsive. Kaya kapag halimbawa medyo
nanginginig-nginig kayo o medyo takot kayo sa isang bagay at hindi kayo mapakali, pwede po itong magpakalma sa inyo, no? Sinasabi rin po na kayang labanan po nitong tsaa mula dito sa pansit-pansitan yung fatigue o yung sobrang pagod nyo po sa trabaho nyo, no? Kaya kung halimbawa pong gusto nyong mag-chill-chill at mag-tsaa, subukan nyo pong gumawa ng tsaa mula dito sa pansit-pansitan. Sa pang-anim naman po nating benepisyo, ito po ay kayang labanan yung mga lifestyle disease. Yes po, pwede pong magamot nitong pansit-pansitan. Ano-ano ba yung mga lifestyle disease na tinatawag? Ito po yung mga nakukuha natin dun sa mga kinakain natin araw-araw at syempre sa uri po ng pamumuhay natin. So, ito pong mga pansit-pansitan, kayang-kaya po niya na gamutin yung hypertension. Yes po. Yung ating kidney, no, kaya niyang alagaan. Minsan nga po ginagamot ito sa UTI. Opo. Yung matataas po yung sugar, yung may mga diabetes, ano? Ito po, bagay na bagay po sa inyo itong mga pansit-pansitan. Ginagamit din po itong gamot, anti-gout, anti-arthritis, anti-rayuma. Ito po yung ating mga pansit-pansitan, ano? Bakit daw? Dahil po, ito po, kayang pababain yung uric acid natin, ano? Kaya po, kung halimbawa po, meron kayong problema dyan sa mga lifestyle disease na yan, minsan di makalaka dahil sa rayuma, nahihirapan kayo, sumasakit yung mga kasukasuan, ito pong pansit-pansitan, ano? Sabi ko nga po sa inyo, pwede itong kainin, pwede po siyang gawing tsaa. And yung huling-huli po nating reason o benefits, ito po ay tinitingnan na potensyal cure sa mga malulubhang sakit. Ano nga ba 'yung mga malulubhang sakit, ano? Sa mga cancer po, no? Yan po sinasabi na ito po ginagamit na sa pag-aaral, no, panlaban sa mga cancer cell, ano? Dahil nga po sa kanyang angking antioxidant, 'yung mga free radical po kaya niyang labanan. At sinasabi po yung extract po nito, potential na panlaban po sa mga cancer cell. So eventually po, kapag na-develop po yung halamang ito, lalo po siguro na magiging beneficial siya sa mga medicinal properties po niya, no? Pagdating po sa kanyang panggagamot, no? Para eventually po talagang makatulong siya na magamot po yung mga malulubhang sakit. So ayan, itatry natin ngayon ito na gawing tsaa, no? Kukuha tayo tapos pakukuluan natin, ano, para inumin natin. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating video, ha? Nalaman nyo na po yung mga benepisyo at syempre tinry din natin to para masabi ko sa inyo kung ano nga ba yung lasa nung tsaa, no? Ito po ay tsaa mula dun sa pansit-pansitan. So ang ginawa lang natin kanina is sinugasan natin yung nakuha nating pansit-pansitan. Tapos syempre hugasan nyo yan ng mabuti, no? Para walang dumi. Tapos pwede po as in ilagay nyo na lang siya dun sa mismong kaldero nyo na mayroong tubig. Or pwedeng rin yung hiwa-hiwain ng maliliit. Kahit ano po, kung ano gusto nyo. Tapos po, isalang nyo lang po sa apoy, tapos pakuluan. Pag kumukulo na, eto na, makakagawa na kayo ng tsaa. Tikman natin kung ano lasa, ha. Ayan. Wala naman siya lasa. Parang meron lang pagkagulay. Para kayo nagpakulo ng repolyo, ganon. Oo. Medyo inuubo ko at problema ko yung aking lalamunan. Kaya bagay na bagay itong pansit-pansitan tsaa natin, ano? At the same time, syempre medyo pagod-pagod tayo sa ating mga trabaho kada araw. And siguro one way to para ma-relieve yung ating mga stress. So ayan, inumin ko muna po, ah. Ayan mga ka-MDP, thank you so much sa inyong panonood ngayong araw na ito sa ating video. Salamat po sa lahat ng nagla-like, nag-share at nagko-comment. And I hope kahit po sa mga simpleng ganito, yung pagbibigay ko sa inyo ng mga benepisyo ng halaman, makatulong po yan sa inyo, no? Sabi ko nga po sa inyo, mabuti rin po na alam natin yung mga practices at mga ginagawa sa halamang ito para nang sa gayon, in any case na kailangan natin sila,
magagamit po natin. Salamat na maraming mga ka-MDP. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, ha, kung gusto nyo po yung ganitong usapan, yung tungkol sa halaman, at syempre yung sa gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermes Unao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unao. Hanggang sa susunod na video, huwag kayong nga-absent, ha. Nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye.